Na dumaan ka ba sa phase ng anxiety? Na anxious ka ba? Of course. Paano sabi niya? Oh. Hi. Whew. Welcome to another episode of Car Talks. Car Talks. Yes, Car Talks. Welcome to another episode of Car Talks. And kasama ko today, si... Elaine! Sa mga sumusubaybay before, kung makita siya mga previous vlogs, talagang sikat na sikat to. And first vlog ever nandun siya hanggang ngayon, hanggang sa... Dito pa rin ako! Hanggang sa hindi na ako flight attendant, hanggang siya flight attendant pa na hanggang ngayon, hindi na rin siya flight attendant. Ang dami nang nabago sa buhay natin. Yun yung pag-uusapan natin today. Yun yung question ko sa'yo. How was it like? Hindi ako nakapag-ano, may pa-exam pala dito. How was it like? Ikwento mo mabilis yung journey mo from being a flight attendant tapos... FA ka, di ba? Okay, FA ako. Last year. 6 years akong FA. Tapos after nun, nagkaroon tayo ng COVID. Tapos biglang everything changed. Biglang nawalan ng trabaho, and then I was here in the Philippines, tapos yun. Umuwi ka lang for vacation, di ba? Yes! I went home for vacation with family dapat. Tapos, then borders closed to Japan, we couldn't go. Then I stayed here, and then the company decided na I-hold dito yun. Lang kami. Uh-oh. Hold yung aming visa, and then at the end, they couldn't, yun. Hindi ako iiya. Na-realize ko nga, no? Feeling ko madali akong mag-adapt nga sa change. Just to set the record straight? Hindi na ako flight attendant. Aww. Salamat na lang sa lahat. But yun na nga, hindi na ako flight attendant. Masakit ba? Of course! It is heartbreaking because I've been a flight attendant for so long. I was ready to leave that behind. But I was not ready for the reason why I left it. Si Mama nag-text na, saan na kayo anak? Kamusta ang lakad? Natapos na shoot mo. Nag-shoot pa rin po kami. So how was it like? And I'm sure maraming nakaka-experience sa inyo nito or naka-relate dito because of what happened, ang daming nag-change bigla ng career, bigla yung sudden change. Like, how was it for you? Natanggap mo rin ba agad na parang, uy, shucks, wait, hindi na ako yung inakala kong ako? Oh? Biglang nag-iba. Like, paano yung pag-adapt mo dun? I think the main thing that helped me to adapt with change is that my family was there to support me. Tapos, nandito ako sa Pilipinas. So, it's easier for me to know my way around the place. Pwedeng opportunity mag-online business. And... Marami nag-change ng... May nakikita kong mga flight attendant na biglang nagtinda ng Lomi, ng ganyan. Oo, diba? Meron pa nga yung nag... Ano siya? Anong tawag dito? Ayun nga yung sinasabi. Oh? Huh? Friend ako na flight attendant din siya for a different airline dito sa Pinas. Nagbenta siya ng mga Apple products. Tapos meron din akong isang workmate. It's actually surprising because I have a new job right now. And then we're all flight attendants nun. Then I asked her, what did you do when you got retrenched, diba? She took up embalming courses. From flight attendant to embalming. Ano lang. And then I said, why? She just had like a light bulb moment. What kind of business will grow in this trying time? Sabi niya, oh, of course. Paano sabi niya? Oh. Oh? Huh? Of course. Mga patay. Alam mo yung sabi ko, grabe yung train of thoughts mo, no? Grabe yung ano mo, visions mo. Uh-oh. Kasi ako, nung nawalan ako ng trabaho, ang iniisip ko, online job. Tawag dito yung magbebenta sa online, ganyan. So, nag-online teacher ako. Siya, embalming be. I admire it. Na dumaan ka ba sa phase ng anxiety? Na anxious ka ba? Of course. Dumaan ako sa phase na I was afraid to take a new path because of the interview. It's been so long na I haven't experience being interviewed from a different company. Yeah. So ngayon, hindi ka na flight attendant, businesswoman ka, and you have a new job. Actually, nasabi ko nga sa kanya, no, buti no, somehow pin-repair ka rin dun sa mangyayari. Kasi wala ka sa ibang bansa nung nangyari yung pandemic, nandito siya, family mo. Then, habang hindi mo pa sure kung may trabaho ka pa o hindi, nag-start ka na nung business mo. Oh. So somehow, yung transition, hindi siya abrupt and then hindi siya yung parang biglang nakat, which is good. Parang I was already prepared of what's gonna happen. 2 times na nagkaroon ng retrenchments. Happy ka? Yes! Oh? Huh?
Happy ka naman. Happy naman ako. Happy naman ako sa change na nangyari. Kasi I wouldn't even know the... Know the? Though, because? Even though, sometimes kahit na walang... feeling mo walang opportunities na makikita ka, you create one for yourself. Dapat lang marunong tayong make a move of what we want to be in the future. Ano mo sinasabi ko? Thank you so much, candidate number 2. Alright, please welcome candidate number 3. Alright, thank you so much, candidate number 3. Here's my question for you. What's one thing that you've learned from being an OFW and or a flight attendant for 6 years? Grabe. Sagutin mo yan. Sagutin mo yan. From being an OFW, it's hard to be independent. It's hard to be away from the family. Andiyan na yan eh. Ngayon lang namin siya nare-realize na mahirap pala. Mahirap pala. Parang nagawa natin yun. Parang kinaya natin tumira sa ibang bansa ng 2-3 years, tapos ikaw 6 years? Ikaw lahat. Oo, grocery, wala. Maglalaba, magluluto. Tapos dito, konting galaw lang, pagod na. Kaya nga, tapos nakakagala pa kami. Oo, oh, alam mo, after flight, lalabas pa kami. After flight, maglalaba pa pag uwi. Tapos dito, syempre kasama ko, family ko sa bahay, ganyan. Pagod ako, kahit di ako... Wala namang ginagawa. Pagod na pagod. Kahit naghugas ng plato, pagod ako. Kahit hindi ako naglaba, pagod ako. Pasensya na, I love you. Tita, if you're watching, I love you. Ubang siya, oy. Ikaw naman, lapit mo dun. Kailan rinig? Hindi naman rinig. Oh yeah, going back. Ano na? Ayun nga, yung natutunan ko yung napag-usapan din natin na... Kasi ito na isa-isa mga natutunan ko eh. Na, tayo kasi, pag sa mga service crew, mga nag-serve sa atin, mga waiter, mga ate, mga kuya, parang sa atin, let's be just really honest here, ang tingin lang talaga natin is, okay, you're here to serve me. Oo. Na parang, yeah. Customer ako, pagsilbihan mo ako, kung ano yung sabihin ko, dapat susundin mo. Mm-hmm. Kasi nga, I'm a paying customer. But being in the airline industry, halos same, halos lahat tayo eh. Ganun yung nagiging, ano, nababago, natutwist eh. Na mas nagkakaroon tayo ng respeto and mas naging malambing yung pag may request tayo. Naging approach natin. Parang hindi natin sa pwedeng tawagin na, psst, oy, or parang, kuya, or parang, minsan nakakahiya pang magtaas ng kamay kasi nga parang baka busy sila. Naging ganun. Tapos parang kung kakausapin mo sila, medyo ano na eh, medyo very personal na. Na yes. Parang, basta nag-iba because napunta kami dun sa shoes nila. Na, hindi naman sa kailangan lahat, no, pero iba pag na-try mong magtrabaho sa service industry. You serve people, hindi lang in restaurants or being a cabin crew, pero customer service, iba. Iba. Mag-iiba yung treatment mo sa tao, mag-iiba yung perspective mo pagdating sa service. You'll become less demanding. Yeah, that's true. Nakakaya, ate, sorry, meron pa pala yung mga ganon. Alam mo, minsan nga pag ganyan, pag nakakita ko nung... Diba kanina kwentuhan natin, parang pag nakakita ko, parang pinapagalitan ng customer yung crew. Parang ako yung nasasaktan for the crew kasi feeling ko ako yun. Oo. Huwag mo naman sigawan. Or parang pag may sinabing bawal yung ganito, parang sir, sorry po kasi it's house rules po siya. Lagi mong ilalagay yung sarili mo dun sa kausap mo. Ano kayang maiisip? Ilalagay mo yung sarili mo dun sa ano, sa sapatos nung ano. Sa sapatos. So, Lagay mo sarili mo sa sapatos nung kausap mo. Wait, taray natin sa bracelet. Oh, huh? That eh, di ba? Oh, yung parang yun nga, put yourself in the shoes of the other person that you are talking to. Paano kung ito yung maiisip mo dun sa sinabi mo? Yun nga kasi, ang hirap i-explain! Kasi, yung kunyari, ako ikaw, ganon. Ganon nga ako nga. O, tapos sinabi ko, ano ba yan, ate? Bakit naman nagmamadali ka naman masyado? Mga ganon. Parang... Basta yun lang, encouragement din to sa mga tao or sa mga nanonood nito na iba pag nasubukan mo ring magtrabaho sa service industry. Hmm. Yun lang yung point namin because biglang mag-iiba yung perspective mo din and how you treat these people, baristas, servers, gasoline boy and girls, basically everyone sa service mga industry. Mga ano, security guards. Yeah. Yes, the best friends. Yun ang mga bine-best friend natin. Hindi naman sa wala kang respeto ngayon, mas lalalim yung respeto mo. Let's appreciate them more. Magsi-change yung perspective mo kasi you've been in their shoes. Uh-oh. Na-experience mo na yung mag-serve and to really offer your service sa tao, which is hard. Mahirap yun, ha? Pag don mo yun ang uniform mo, dapat, ano ka na? Ano?
Yun, may damit ka na. Iwan mo lahat ng personal issues mo. Yun lang naman. Yun lang naman yung quick car talk namin ni Elaine today. Actually, pag nagkikwentuhan nga tayo, parang lahat na siguro na... Buhay namin sa ibang bansa, ano yung pag-uusap namin. Parang, alala mo yung ganito? Alala mo yung ganyan? Alala mo yung ganyan? Tapos hindi natatapos. Hindi natatapos. Yung parang, yung katrabahong... friend niya, tapos nakatrabaho ko, galit sa akin. Parang, problema mo, hanggang ngayon galit ka pa rin. Hindi mo naman naintindihan to eh, ha? Shout out sa'yo! Ay! Ikat mo yan! Ibi-blip ko yun. Blip naman yun, hindi mo narinig. And hindi mo rin maintindihan. Hindi ka naman pinag-usapan, sinout-out lang kita. Kasi bakit friend mo siya? Tapos nung ako nakita mo lang, parang galit na galit ka kagad sa akin. Wala naman akong pinagawa. Ganon daw yun, ibig sabihin, apple of the eye ka niya. Ganon yun. Huwag na lang. Grabe, alam mo yung parang galit siya agad sa akin nung ano. Gusto kong pag-initan. Doon may mga ganyan din naman talaga. It's part of work. Ano man tawag doon? Anong tawag natin sa Tagalog noon? Mainit dugo sa'yo? Oo, init ng dugo sa akin eh. Kahit walang ginagawa, mainit. Meron ba kayong gano'n? Meron mo mga taong... Sino mga mainit ang dugo niyo? I-comment nyo naman kung meron yung... Kung kayo, meron kayong mga gano'n parang ang init ng dugo nyo agad. Or may mga taong mainit ang dugo agad sa inyo kahit wala na makikinig. Comment down, tag nyo na rin. Ito na challenge sa inyo. Yun yung challenge. Thank you so much for joining us. Thank you everyone. I hope you have a nice day and I'm so happy da nagkita-kita tayo. Wow! Saan kayo? By the way, promote mo naman yung ano, promote mo yung business mo. Business ko yung ano, paglalanggo niya. Guys, ano, corn beef. I am selling premium artisan corn beef Facebook and Instagram. Ding! There, Ellie's Deli PH. Man, umorder naman kayo dyan. Oy! Hello, good morning! Yes! Hey! Naman! Talaga, guys! Salamat sa lahat. Sensya na. God bless. Bye, guys. Maraming salamat sa panunood. Don't forget to like, comment, share, subscribe! Good vibes. Wala ka nang ganun. Balik ko ba yun? Don't forget to like, comment, share, subscribe. Don't always remember to smile, always be happy. Good vibes on tayo lagi. And I'll see you on the next video. Bye! Sabi mo? Boss vlog! Alstak ba ito? Boss! Naka turtleneck kasi ako. Bye vlog! Oh, galing niya ah.